So ngayon nga pala, Mare, pa isusubukan ko nga palang mag-survive ng 100 days sa aking sariling Minecraft survival world. At yung goal ko lang naman sa video na to is papatay ko ang Ender Dragon. By the way, mag-subscribe kayo kung mag-enjoy kayo and sana mag-enjoy kayo. And wala nang paligili kayo pa, Mare, pa. Let's go! Day 1, nag-spawn lang naman ako dito malapit sa mountain hills and tumingin-tingin ako sa paligid kasi baka meron ako maitong village, pero wala akong nakita kaya nagpatuloy na ako sa buhay ko at dito nagpaputol na ako ng puno. Then after noon, gumawa na ako ng crafting table, then nagcraft na ako ng pickaxe, tapos diretso na kagad ako sa paghuhukay ng cobblestone, then gumawa na kagad ako ng stone tools para maging much better na yung tools ko. Then after noon, nagputol lang din naman ako dito ng puno, tapos kumuha na rin ako ng sugarcane, then pumatay-patay na rin ako ng mga hayop na nakikita ko sa dinadaanan ko. Then after ko pumatay ng pig dito, bigla ako nakakita ng village siya malayo, kaya kagad ko tong pinuntahan. Then kagad ako pumunta sa bahay ng villager para mag-raid ng mga gamit na magagamit ko. What the fuck? Ano yun? Magagamit ko? Pero yun, pagpatuloy tayo, kinuha ko na rin yung bed. Then kumuha na rin ako ng mga patatas dito. Then kinuha ko kagad lahat ng mga farms nila dahil kakailanganin ko to. After nun is naggabi na, kaya natulog na ako. Day 2, kinuha ko pa rin yung mga pananim ng villager dito, tapos meron ako na 8 skeleton, kaya binugbog ko na siya, naipagsuntukan ako sa kanya, and yun, nanalo ako syempre dahil malakas ako. Then after nun is, nagpatuloy na ulit ako sa paggagala dahil naghahanap ako ng pwede kong pagtuyuan ng base. Then while roaming, meron ako dito nakitang cave na pwede kong pasukin, then nakita ako ng coal, kaya kagad ko itong kinuha. Then pagkatapos kong kunin, kagad ako umakyat para magpatuloy sa paghahanap ng base. So pagkalipas ng ilang minuto ay nakakita na kagad ako ng base dito, kaya linagay ko na lahat ng mga gamit ko, mga chest and bed, at linagay ko na rin lahat ng gamit ng chest dahil ayoko mawala yung gamit ko pag namatay ako, syempre gusto ko nakastock lang sila dyan. Then afternoon ay nagutom ako, kaya kumain na ako ng beetroot, kaya ito yung pinakaayo kong pagkain sa Minecraft. Pero yun nga, nagpatuloy ako dito, naglandscape ako ng dirt dahil baka magtatayo nga ako dito ng base, kaya nilandscape ko to. So after gagawin yon ay naggalagala na ako dito while roaming, and habang naggagala ako dito, meron ako dito nakitang spot na kung saan sobrang ganda spot dahil pwede ko itong pagtayuan ng base ko dito. Day 3, nagputulong naman ako dito ng mga kahoy kasi gagamitin ko to sa pagbibuild ko ng base ko kasi kakailanganin ko ng maraming kahoy tsaka bato. Then after ko magkumuha ng kahoy dito, kumuha na rin ako ng coal na nakita ko malapit sa cave na pinagmiminahan ko. Then natulog na rin ako kagad after nun. Day 4 to 5 ay lilaan ko lang naman tong oras to or tong araw na to sa pagkukuha ng mga iron and coal dahil kakailanganin ko ng mga iron para sa mga tools and armor ko, and kailangan ko rin ng coal para mapagluto ako ng mga iron at magagamit ko to sa panluto ko sa mga pagkain na nakukuha ko sa mga hayop. Then after nun, niluto ko na lahat ng iron na nakuha ko dito sa cave. Then meron ako dito naitang cave na nakakunik sa cave na pinuntahan ko na sobrang laki talaga. And tignan ko siya, and gusto ko siya nang puntahan siya kaso sobrang lalim at napakadelikado kaya umakit na kagad ako. Then after nun is nagcraft na rin ako ng mga iron armor ko, then sinuot ko na rin to kagad at sobrang lupit. Day 6 to 8 nga pala, Mare, pa, meron ako dito nakita ng snow biome while wandering, and dito nagpatuloy ako sa pag-adventure at meron ako dito nakita ng spruce tree, ang pinapaborito kong tree, oh my god, so kinuha ko na rin yan. At meron pa ako nakitang marami dun sa kalayuan at dumiretso rin ako doon at kumuha ko ng maraming spruce tree. So kumuha ko ng maraming spruce tree and nagpatuloy pa na sa pagkukuha ng kahoy dahil ang goal ko sa paggagala ko dito is makahanap ng maraming kahoy dahil gagamitin ko itong mga to sa building. Then after noon ay nag-terraforming na naman ako dito or landscaping banda sa base ko at nagpapakasipag ako dito, and kala mo naman talaga masipag pero tamad naman, de joke lang. So dito habang nagmimina ako, meron ako nakita dito zombie, natake ako at binugbog ko siya, boom, sabog ang mukha. Then nagpatuloy ulit ako dito, then puff, then pagkatapos noon natulog na kagad ako. Day 9 to 10, mga repa, ay sinimulan ko na nga pala dito yung aking cave base na ginagawa, at sinimulan ko to sa pag-terraform ng aking cave. So inayos ko lang yung part ng cave at pinilitan to ng dirt, at yung iba dito ay inilawan ko na rin syempre dahil madilim. And dito sa point na to ay nag-iisip ako ng design at kala mo naman talaga may iniisip, pero yun na nga, nakaisip na ako ng design kaya nagpatuloy na ako sa pag-build.
Then pagtapos noon ay nilagyan ko na rin na nga pala ng cobblestone tong cave dito kasi pure stone siya. So yung iba dito ay pinalitan ko ng cobblestone para magkaroon siya ng texture. Katulad ng pagmamahal ko sa crush ko, may texture. De joke lang. Then, naglagay na rin ako ng mga bush dito para maging maganda. Day 11, not really much happy naman dito. Ang ginawa ko lang naman dito ay nag-organize ng mga gamit ko at nilipat ko sa base ko. Day 12 dito, mare, pag gumawa lang naman ako ng simpleng barn dito para sa mga hayop na alagaan at papatayin ko. De joke lang, pero papatayin ko talaga sila. Tapos, nakakuha ko dito ng pig at kumuha na rin ako dito ng sheep at pinasok ko silang dalawa pero sa point na to, nahirapan ako sa pig dahil tumatakbo siya. Pero nahuli ko pa rin siya, tumatakbo din yung sheep kaya hinuli ko na rin siya. Then syempre, kinakulong ko sila syempre dahil magaling ako manghuli. Then natulog na rin ako kagad. Day 13 mga repa ay inaayos ko nga pala dito yung base ng mga hayop ko dahil sobrang pangit. Pangit na nga sila, pangit pa yung base nila. Tapos dito nakita ko ng little pond kaya naisipan kong gumawa ng farm dito dahil nasushort na rin naman ako sa farms and crops. Kaya gumawa na rin ako ng farm dito dahil helpful naman to sa akin. Then after nun ay dinisignan ko na rin yung farm ko na ginawa dito dahil syempre perfectionist ako eh. Kaya gagandahan ko to. Video ko lang. Day 14 to 16 at this point ay wala akong maisip na gawin kaya binungkal ko na lang yung mga bato dito. And habang binubungkal ko tong mga to ay may pumasok sa isip ko na what if gumawa ulit ako ng isa pang animal barn. Dahil sobrang liit lang ng isang animal barn ko dun kaya nag-extend ulit ako at gagawa na ulit ako na isa pang another animal barn na mas malaki pa dun at i-extend ko pa siya lalo. Tapos dito, pinaganda ko ulit dito yung kanilang tirahan dahil syempre katulad na sabi ko, pangit na nga sila tas pangit pa yung tirahan nila, edi mas lalo sila papangit nun. Kaya pinaangas ko pa to. Then pagkatapos nun, in-extend ko na rin dito yung maliit na barn na nagawa ko kanina. Then pagkatapos nun dito, nakita ko si Pinocchio kaya kagad ko siyang pinatay dahil busit na busit ako sa pagmumukha niya. Then naawa ako sa mga alaga niyang hayop kaya kinupkop ko na. Day 18 to 20 mare, panatapos ko na nga pala dito yung barn na ginawa ko. And as you can see, nalagay ko na rin pala dito yung mga sheep. Ayan, tapos pinakain ko na rin sila. Then yung mga cow, ayan, pinakain ko na rin sila. Then gumawa na rin ako dito ng mini farm sa tapat ng aking barn kasi kakailanganin natin ng farm para sa mga hayop na yun. Day 21 and 22 mare pa, dinedemonyo lang naman ako dito ng mga hayop na drone na to kung nakikita yun naman. Then suddenly ay nabuhay ako dun sa point na yun kaya napakaswerte ko. Then after ko nabuhay dun ay ginawa ko na rin kagad dito yung port na gagawin ko kasi bal ako mangisda mamaya kasi baka meron tayong makuwang mga mending book etc etc. Tapos dito sa point na to nagbibuild ako, then ginugulo ko ng drone kaya pinatay ko na siya dahil sobrang kulit nila. Ang kukulit ng mga nenang ninyo. Day 23 ay sinimulan ko na dito yung pangingisda, then suddenly meron ako nakita ditong Pinocchio kaya pinatay ko kagad siya dahil nabusit ako sa pagmumukha niya. Then pagkatapos kong patayin yun ay nagsimula na ako pinigit. Then yeah. Day 24 and 25 ay wala pa naman ako nakukuwang maganda dito. Then luckily meron ako nakuwang saddle dito so magagamit ko to mamaya para makaroon tayo dito ng mga horses. And nagpatuloy ako sa pamimingwit dito. Then maya maya ay napag-isipan ko ng maghanap ng kabayo kaya nag-roaming na naman ako sa paligid hanggang sa makahanap ng kabayo at inabot pa ako ng gabi para lang makapaghanap ng kabayo pero wala akong mahanap. Ano bang klaseng world to, wala akong mahanap na kabayo. Then inabutan na talaga ako ng gabi, nakasalubong ako ng maraming zombie hayop na to. Day 26 ay nakahanap na rin ako ng kabayo to the first time. Then sinubukan ko na kagad to and sa unang try ko pa lang sobrang bilis niya na kaya sinubukan ko talaga siyang makuha. Then napaka-choosy niya pero sa dulo naman ay na-inlove din siya sa akin. Kaya ayun, napa-inlove ko siya. Then nilagyan ko na siya ng saddle. Then yun, sobrang bilis talaga niya. Oh my god, ang lupet. Napakaswerte ng first horse natin, napakabilis. Day 26 ay nagpatuloy ako sa pamimingwit dito. Naghahanap ako ng chance kung may pag-asa ba talaga ako sa kanya. Ay, iba pala yun, de joke lang. Day 28 nga pala ay meron na naman ako naisip na bagong kabaliwan na gagawin dito sa aking 100 days. Para sa mga hindi nakakalam ay hindi pala marunong lumangoy yung mga skeleton. Kaya naisip kong lunurin yung skeleton na nakita ko.
Then muntik pa ako mamatay dahil sa pinaggagawa ko dito, putik na yan. Then after ko lunurin yon ay bumalik na ako sa base at natulog na rin ako. Day 29 to 33 mare pa ay nagputo lang naman ako dito ng puno dahil para sa mga future bills natin. Day 34 to 39 ay nag-gather lang naman ako ng mga resources dito katulad ng mga redstone, gold, iron din. Habang mga nagmimina ako dito ay sobrang dami sumagabal sa akin dito kaya medyo napatagal ako at medyo nahirapan din ako dahil yun nga medyo kinulang talaga ako sa resources at sobrang daming sumasagabal sa buhay ko dito. Pero suddenly sa swerteng kapalaran ay nakita ako ng diamond dito. Day 40 mare pa, bumalik na ako sa base ko after ng pagmimina ko. Then tignan nyo naman yung base ko dito, yawa. Sobrang daming zombie. Kala mo dinalawan ng zombie apocalypse dito sa world. Putek na yan. Day 41 to 42 mare pa, gumawa nga pala ako dito ng mga rail. Kasi bala ko dito gumawa ng rail station para sa village and on the way sa base ko. Then dito, sinimulan ko na yung pag-okay dito. At medyo may pagkakamali ako dyan dahil dapat 64 yung height niyan. Then nagkamali nga ako kaya tinakpan ko yung hinukay ko sa sobrang kabunokan ko. Hindi ko nakita yung coordinates ko kaya yun, nagkamali tuloy ako, diba? Then after noon, nagpatuloy na ulit ako sa pag-ukay dito. Then time lapse, then diretso na yan syempre. Day 43 to 44 ay nilagyan ko na nga pala ng power drill yung puso ko dahil ito yung magbibigay ng lakas nito. De joke lang, ito yung magbibigay ng lakas dun sa train station na ginawa ko. So naglagay na ako ng mga power drill dyan dahil speed up yan ang ating trend. Then after ko malagay yon, sidubukan ko na kagad yung train station na ginawa ko. Then yun, napaka super 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 satisfying talaga nung nangyari dito. Then may enjoy nyo talaga yung ride nyo kapag nagpunta kayo dito. Then after that ay sinimulan ko na nga palang lagyan ng design yung aking train station dito. Day 45 nga pala mare pa, not really much happy lang naman dito. Nag-gather lang naman ako dito ng mga materials para sa mga enchantments natin. Day 46 and 47 natin mare pa ay gumawa na nga pala ako dito ng diamond pickaxe at kaagad akong kumuha ng obsidian para maagawa na ng enchantment table at kaagad ako nagcraft ng enchantment table. Then after nun ay gumawa na rin ako ng maraming bookshelf galing sa Macau at sugar na nakuha ko kanina. Then nagharap na rin ako ng lugar na kung saan pwede kong lagay yung aking enchantment room. Then pagkatapos ng marep ay gumawa na rin pala ako dito ng aking nether portal dahil mamaya maya ay pupunta na rin tayo sa nether para mag-gather ng mga materials na kakailanganin natin pagpunta sa end. And pagkatapos nun ay inayos ko na rin dito yung enchantment roof natin. Naglagay ako dito ng bridge na kung saan magkoconnecto doon sa pathway ko. Day 48 to 51 mga boy ay ginawa ko lang naman tong ewan na XP farm na to dahil kakailanganin ko talaga ng maraming XP kaya gumawa na talaga ako ng XP farm dahil wala akong mahanap na dungeon kaya gumawa na lang ako ng mob farm, XP farm slash mob farm, etc. etc. Pagkatapos nun ay naglagay na rin ako dito ng mga trapper marepa kasi ito yung magtatawag sa mga mobs
para pumunta dito sa water at mahuhulog sila dun sa aking killing chamber na ginawa. Then pagkatapos nun ay inayos ko na dito yung mga storage item na mahuhulog, and dito naghihintay na lang ako dito ng mob na mahuhulog sa ginawa kong mob farm, and I till wait siguro mga 3 minutes, 5 minutes at wala pa rin nahuhulog ni isang mob dito, kaya nagtataka na ako dito sa point at then umakyat na ako dito dahil nagtataka na ako bakit walang mob na lumalabas at parang epic fail yung aking nagawang mob farm dito. Japik yata itong nagawa ko, napakabulok ang putik. Day 52 and 53 marepa ay pumatay lang naman ako ng mga mobs dito at kinolekta ko lahat ng XP na pwede kong makukuha at stay talaga ako all night para lang pumatay na mobs at muntik pa ako mamatay, hayop na yan. Then dito gulat na lang ako na may luwabas dun sa aking XP farm at yun lang yung lumabas, napakonte busy. So day 54 ay not really much happen naman dito marep. Ang ginawa ko lang naman dito ay nag-enchant lang naman ako ng pickaxe para makakuha ako ng fortune 3 na pickaxe, and luckily meron ako nakitang fortune 3 pickaxe dito sa pangalawang enchant ko at tuwan-tuwa ang putik. Then dinis enchant ko na isa kong pickaxe, then yung diamond pickaxe ay in-enchant ko na siya para makakuha tayo ng fortune 3 pickaxe. Oh yeah. Day 55 to 57 ay wala naman akong ginawa dito kundi kumuha lang naman ako ng maraming diamond. Day 58 marepa ay kinraft ko na nga pala lahat ng diamond na nakuha ko into armor and tools, and pagkatapos nun ay in-enchant ko na rin to lahat in the best enchant talaga. So far so good naman yung mga enchant na nakuha ko dito. Day 59 marepa ay not really much happened rin dito dahil nag-terraforming lang naman ako dito at tamang landscaping lang din. Tapos dinisenan ko na rin dito yung aking nether portal ko dito. Medyo greenish something na design para maging maangas kahit paano naman yung nether portal ko dito. Day 60 to day 64 marepa ay pumunta na nga pala sa nether para maghanap ng nether fortress kasi kailangan natin ng blaze rod sa ating progress. Then dito na stack up ako dito, then umakyat ako dito sa point na to, then nakaabot ako sa bedrock kaya inakala ko sarili ko na mali yung pinupuntahan ko kaya nagdig down ako, and super luckily ay hindi tayo nahulog sa lava pool kasi kung nahulog tayo doon ubos talaga gamit ko. Then bumaba na ako dito, then gumawa na ako ng bridge for safety purposes. Then pagkatapos nun ay bumaba na ako para magpatuloy sa aking adventure na gustong maganap. Then sa pangatlong araw ng aking paghanap ay napunta na ako sa iba't ibang biome at hindi ko pa rin mahanap yung hinahanap ko. I can't find what I see. Then after ng 4 days ay nahanap ko rin yung nether fortress na hinahanap ko. Day 65 to 67 marep ay pumunta na nga pala ako sa loob ng nether fortress at naipagbakbakan na ako sa mga kalaban na gusto kong makalaban. Then pinatay ko na yung mga blaze rod dito, kumolekta na ako ng mga blaze rod at super hirap kumolekta ng blaze rod dahil wala tayong looting tree kaya inabot talaga ako ng mahabang araw. Day 64 to day 74 marepa ay pinatay ko nga pala yung mga haglin dito dahil nabibisit ako sa kanila. Then pagkatapos noon ay kumuha ako ng isang piglin na kung saan gagamitin ko to para sa trade na gagawin ko kasi makikipag-trade ako sa kanya dahil kailangan ko ng ender pearl at ito ang pinaka best way para makakuha ng ender pearl na pinakamadalian at efficient sana. And kinulong ko na sila dito at meron siyang makasama at putik ko to, ewan ko sa part at ito ba't nasunog ako pero yun nga nasunog kami dalawa ng piglin na naka gold at dahil sa nabisit ako sa kanya dinamay ko na siya at yun pinatayo siya sa lava pool. Then makalipas ng ilang araw ay wala pa rin akong makuha ditong ano sa kanila ender pearl. Halos isang stack na ng gold yung binigay ko sa kanilang tatlo pero wala pa silang ni isang binibigay sa ang ender pearl. Napaka-busit talaga kaya naghintay talaga ako maubos yung gold ko at suddenly ay wala talaga akong nakuha. Putek na yan. So nainis ako sa kanila kaya yun, pinagpapatay-patay ko na silang tatlo dahil nabisit nga ako sa kanila. Nakarma ko dito sa point na to, ewan ko babat ako nakarma dito pero sabi nga ng iba, karma is real. Day 75 to day 78 nga pala marep ay umuwi na nga pala ako sa overworld at nagpa-XP ako dito dahil kakailanganin ko talaga ng looting tree na sword kasi bala ko na lang pumatay ng enderman para makakuha ng ender pearl dahil sobrang pangit dun sa mga piglin, napaka-busit sila. And so super luckily ay meron ako nakuwang looting tree dito at bumalik na ako sa nether. Day 79 to day 85 marep ay pumatay na nga pala ako dito ng enderman sa nether at super tagal kong ginawa to dahil super
kuripot nilang magbigay ng Ender Pearl sa akin, pero luckily ay ako pa rin tayo dahil sa pagtsatsaga at pagsisipag nitong idol ninyo na si Prony. Day 86 Marep ay bumalik na nga pala sa Overworld at nag-enchant ako ng sword at super meta or super OP ng sword na nakuha ko, kaya tinapon ko na yung isang sword ko kasi yeah. Day 87 to day 91 Marep ay inanda ko na nga pala lahat ng kakailanganin ko para sa parating na end fight at nag-enchant na rin ako ng bow din. Pagkatapos doon, nagpatuloy na sa paglalakbay din, nakita ko yung horse ko dito sa kalayuan. Anong ginagawa na to dito? Putik na yan. Then yun, nagpatuloy na ulit ako sa pag-adventure, kaya dinala ko na lang din siya. Then tinapon ko na yung first Ender Pearl or Ender Eye ko. Then nagpatuloy na ako sa pag-adventure na kung saan ay humantong tayo sa snow biome at nagpatuloy pa rin ako sa paglalakbay kahit sobrang lamig na dito. Iniginaw ako sa sobrang kilig, de joke lang. Maya maya ay nakita na rin ako dito ng village sa kalayuan at lakas ng pakiramdam ko na nandito ngayong Ender Portal. And luckily, nandito na ngayon Ender Portal sa pagtapon ko. Kaya nag-dig down na ako dito para mahanap ang hinahanap ko hanggang sa umabot ako sa stronghold. Day 91 to day 94 Marepa ay hirap na hirap talaga ako mahanap dito yung Ender Portal. Real talk, sobrang nahirapan talaga ako. Inabot pa ako ng ilang araw para lang mahanap yung Ender Portal na yon. Sobrang daming pasikot-sikot sa stronghold na to. Ewan ko ba kung bakit ganito yung stronghold na napuntahan ko dito sa aking 100 days, pero ito na yung pinakamatagal na stronghold na nilakbay ko para lang mahanap yung end portal. Pagkatapos ng ilang oras kong paglalakbay, luckily nahanap ko na rin yung end portal. Sa coincidence pang pangyayari, hayop na yan. Then tinanggal ko na nga dito yung silverfish, then nilagyan ko na ng Ender Eye yung mga portal para masimulan na natin kagad yung Ender Dragon fight na inaasam-asam nating lahat. Let's go! Sheesh! Then para sa mga natitirang araw dito Marepa, hindi na nga pala ako magkakomentary dito. Panoorin nyo na lang dito yung full match namin ng Ender Dragon. Yung laban namin dito parang Naruto vs Sasuke talaga. Sobrang angas na ito. Panoorin nyo ng buo. Let's go! Natapos na din natin yung ating 100 days. Oh my god, napatay din natin yung Ender Dragon dito. Pinakamalakas na boss sa Minecraft na patay ko in 100 days. Sobrang angas ng kinalabasan nito. Pero yun nga Marepa, maraming salamat sa inyong panonood nitong aking 100 days. Sana nga pala nag-enjoy kayo. And kung gusto nyo nga pala magpatuloy itong ating 100 days to 200 days, is mag-comment lang kayo dyan sa baba. So yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. Peace!